kina... Uy! Bakit? Nakakasuhan ka na niyan, bakla. Tinignan mo na may pagganasa yung afam. Bakit may kasabong ganyan? Meron na. Walang ganyan? Meron, yung tinatawag na ano, anti-bastos law. Ay, meron? Ay, wala pa. Na. Ay, may napasa na? Mm-mm. Kailan? Ko alam kung kailan, basta law na daw siya. Ay, law na kayo? Oo. Alam ay, parang may nabasa ako kanina. Nabasa mo? Oo nga, pinag-initan niya si Juan eh, si Rizal Teberos, dahil siya daw yung... Siya daw yung gumawa niya. Ano, signatory ba yan, Madam Orquan? Principal sponsor daw siya. Ay, sponsor. Oo, basahin natin. Yan nga po kasi yung usap-usapin ngayon. Ha? Principal author pala. Ito yes. Yung anti-bastos law or yung the proposed Safe Streets Public Spaces and Workplace Act. Also known as the Bawal Bastos Bill. Ano ba, ipama naman? Apam na naman. Ano ba yung bill na yan? Saan? Hindi tuloy ako matuloy. Alam mo, pwede kang asuhan niya. Kasi kahit lalaki ka, ay, gano'n? Na tumitingin sa isa pang kapwa mo lalaki. Ay? At nainis siya sa'yo kasi tinitignan mo ng parang may pagnanasa. Pwede ay, gano'n? Kang asuhan nun. Oo. Bakit mapapatunayan bang bakla ako, madam? Oo, yan yung mahirap, di ba? Parating ka mukha ni Coco Pimentel, sila mo? Uy, huwag kang tumingin, bas. Hindi, nakashades naman ako. Bakit mapapatunayan ba niya na kung tumitingin ako? Eh, nakashades ako. Oo nga, no? Di ba? May x-ray. Kasi, ang pumapaloob dyan. Okay. Sabi dyan, nitong si Akbayan Representative Tomas Villarin. Ngayon, di ba? Yes, madam. Gender-based sexual harassment in the forms of stalking. Ano yung stalking? Stalking. Yung... Sinusundan-sundan ano mo. Ba? Stalking. Ay, stalker ay, na. Stalker. Leering. Ano yung leering? Ay, yung tumitingin ka ng kwan. Yung pagnanasa. Ganyan. Bakit tama tanggalin yung shades mo? Yung ganyan ka, oh. Paano? Ay! Wala pang kagat-labi dito, ah. Ay, wala pang kagat-labi. Oo, dapat may... Paano mapapatunayan? Eh, may mga mata talaga na mukhang manyak na mata, madam. Grabe na may batas na yan. Oh, catcalling and wolf whistling. Uy, will be penalized under the new law. Yung catcalling, yung... Ay! Ano yung wolf si calling? Si Sir Byron, nakuhang ko. Ano yung wolf whistling? Ay, yung kwan ba yun? Kung catcalling, di ba? Oo. Ganyan. Ay, yung wolf whistling. Ay, yung... Aw! Ay, gano'n? Gano'n. May gano'n ba? Ewan, sabi. Ay, nako. Eh, paano kapag sa mga pageantry, madam, di ba? Kapag manonood ka ng pageant, di ba may mga swimsuit dyan, di ba? Na parang, nagagaya ka, sumisipod ka na parang clean up mo yan. Mamaya sasabi nung kwan, contestant, bababa, magre-reklamo na, ay, huwag niya akong iganyan, huwag niya akong tignan. Eh, paano ka ma-judge? Paano ka mabibigyan ng score kung ayaw kong tignan? Na parang, mamaya lahat na ng mga nagpa-pageant dyan, lahat ng mga natalo. O, paano yun? Nila, paano yun? Pwede kong kasuhan yung babae, tumingin sa akin. Ay, gano'n? Oo. Ay, okay, tama ka, tumingin ulit. Sa akin, di sa'yo. Tinignan ka, mata. O, tumingin ulit. O, dalawa na sila. Kasuhan na natin. Tingin nga, maski dito sa batas na to, sinasabi, kahit na babae sa babae, lalaki sa lalaki, basta yung tinignan mo ay hindi nagustuhan yung tingin mo sa kanya, pwede mong kasuhan yun. Ay, ganun pwede kang kasuhan niya. Ang tanong, paano mo mapapatunayan yung tingin na may pagnanasa? Ang hirap naman ng ganyan, madam, yung papatunayan mo talaga. Na, paano kapag kaaway mo, madam? Tapos mamaya nalang, sasabihin nalang, tinignan niya ako na masama, ganyan-ganyan. Na parang, di ba, na parang magagamit pa yan parang, para mag-fine ka, makulong ka, di ba? Maganda yung intention. Kaya lang, ang hirap nga kasi ano eh, paano mo mapapatunayan na may pagnanasa ngayon? Ayun nga. O kaya na may masamang intensyon? Nababasa nyo bang nasa utak ng mga tao? Ito yung fines, sabi. Fines and penalties for these acts range from 1,000 to 100,000 pesos for multiple and grave offenses. Siguro, ibig sabihin, pag pinagsabay-sabay mo, in-stock mo na. Oo. Tinignan mo pa na may pagnanasa. Mm-hmm. Tapos sinipulan mo pa. Mm-hmm. Eh, yun na yung mga ano multiple and grave offenses, 100,000 pesos. At, pwede ka pang ano makulong ata. Mm-hmm. O, ayan. Eh, paano kapag nasa, yung mga pinupunta kong mga gay bar, madam, yung mga nagsasayaw ng mga lalaki, di ba? Na ang dami nila, madam, na para tinignan ko lang yung isa, na dapat yung isa lang para 1,000 pesos na. Dapat lahat para 100,000. Magsasara ang mga gay bar niyan sa mga bills ninyo. Hindi, madam. Yun lang naman na
madami pa siguro mga batas, pero ito naman, madam, para sa akin lang. Hmm. Alam ko naman ang iniisip nila para din po sa mga kaligtasan at saka para din sa mga kababaihan. Yan nga eh, pambabae na naman yung batas na yung madam. Eh, paano kapag kami nagreklamong mga kwan? Kasama mga lalaki. LGBT. Kasama madam, yung lalaki dyan. Hindi, lalaki ako. Hindi, madam. Kapag lalaki, hindi na naman papaniwala. Paano kapag babae? Maawa na naman sila sa babae. Yun nga, madam, eh, na parang hindi fair, napaka-sexist. Ay, naku may problema dyan. Uh-oh. Yung sexiest woman alive, di ba? Lalo ko sila yun. Di ba si Maria Ressa? Oo. Eh, paano kung ano, may tumingin sa kanya. Sexiest! Merong ano, di ba? Merong ganoong title siya. Oo. Sexiest sa katawang woman. Na yun, madam, na may fault line. Anong fault? Charo. Hindi. Yung pa ba? Pag nalasahan ko pa ba yun? Na parang... Hindi, pwede siyang mag-ano kasi siyempre meron siyang titulo na sexiest woman alive. Mm. Tapos may nakatingin sa kanyang galit pala pero ang interpretasyon niya pag nanasa, pwede niyang kasuhan yun. Ay, gano'n. Oo, ikaw, paano mo kanya ititignan si Maria Ressa? Sige, tanggalin mo yung shades mo. Kunyari, nakita mo. Kapag nakita ko talaga si Ikaw. Ito. Sige, tingin si mo. Si Maria Ressa, gaya. Ganyan, ba't ganyan? Hindi nga, kunyari titignan mo, pero kailangan i-differentiate yung tingin na galit tsaka tingin na may pagnanasa. Ay, yung kwan. Close up ka, lapit ka doon. Lapit ka. Ganito po. Yan. Ang may pagnanasa po. Si Maria Ressa kayo dumaan. Ayan, dumaan. Ay, sa... Lapit ka po. Ano yan? Sa, uy, ano yan? Ganun, madam. O, tingin lang. Yung eyes lang, eyes up. Pag titingnan si Maria Ressa na parang, ganyan lang. Hindi yata mak... Nakakaiyak. Eh, paano kung tatingin ulit? Paano tingin? Eh, paano kung interpretasyon niya may pagnanasa yung tingin na yan? Pwede kanyang kasuhan. Hoy, wag ka magmamaganda. Hindi ka naman po. Hindi. Hindi naman. Pares naman tayo na kwam, di ba? Na... Na-take mo sa roll. Joke lang. Joke lang yun, ha? Oo. Hindi, ang kwan ko lang dito, madam, paano kapag yung mga kwan din, di ba uso-uso ngayon ang mga group, mga video chat, ganyan, na makikipag eyes to eyes ka, ganyan. Eye to eye, di ba, madam? Tapos paano kapag yung iba pala, nanghuhuli lang na kumukuha ng pain, di ba na makikipag, di ba ngayon uso-uso yung mga Bigo Live, ganyan, na makikipag kung kalandian ka doon. Ano, Bigo Live? Bigo Live, madam. Bigo Live? Oo, sa mga video-video ano chat, dating, tapos magbe-video kayo. Tapos yung pala, nire-record na yung mga kwan ninyo sa paningin. Para may ebidensya sila na nilalandi mo, kinakatcalling mo, tapos pinakwan mo, minamata mo, may liring talaga na pagnanasa, ganyan. Oh. Ay, nako. Ikaw kasi, kinakabahan ako sa'yo eh. Oo. Kasi simula nang dumating tayo dito sa Boracay, talagang panay-liring mo sa mga apaw. Ay, nako, madam. Ano yan? Hindi, alam mo naman kasi, madam, ine-entertain ko lang naman na parang baka kung may kuman sa akin dito, yung parang may kumagat, di ba, na parang ang gusto, intention ko lang naman po ay makuhang ko po sila, masamahan ko sila sa kanilang hotel, kung paano ko sila ipapasyal dito sa Pilipinas. Yun ang panlabang ko kapag may nagreklamo sa akin. Ganun, di ba? So, sabi ni Diwata Prepose, mas maganda pa si Drew kaysa kay Maria Ressa. Naman, di ba? Huwag nyo nga akong kinocompare. Tignan nyo naman ang skin natin. Walang skin karma. So, ano pa ba, madam? Yung kwan natin na yan. Madami pa yung pagkukulang dyan sa kwan na yan, sa batas na yan, madam. Eh. Na parang paano mo nga mapapatunayan? Kailangan ba natin talagang magsuot parati ng CCTV camera para may ebidensya tayo? Diba? Kailangan na ba ng mga Pilipino na i-remake ang kwan? Bird Box? Yung sa N... Lagi nakatakip. Nakatakip ang mata, naakwan na lang, amuin na lang. Bakla, ang pangit naman pag nagde-declamation ka, bakla, tapos nasa pageantry ka na parang walang eye to eye, di ba, na makipag-usap sa tao. Baka mamaya sasabihin sa'yo ng kwan mo, nasa office sana kayo, may meeting kayo, di ba, madam? Tapos, nakikipag-usap ka sa kanila, sasabihin na lang sa'yo na parang, ay, itigil na ang meeting, ayoko yan, ganyan. Nilalandi mo ako, nilalandi mo si boss,
ganyan, ikaw secretary, ganyan-ganyan. Si Adona, Adona Cristina, sabi niya, tinging bulag na lang para walang kaso. Ay, walang kaso. Tinging bulag. Para ba yung tinging bulag? Parang nakatingin ay, ayaw ko na, madam. Ayaw ko. Oh, teka lang, sorry po, ha, ayaw ko Adona. Nang pag-usapan mo. Mamaya, makaspas na naman tayo. Makaswan na naman ang buko. Discriminate tayo. O kaya nakatingin na lang sa ano, sa hangin, ganyan. So, ang kwan talaga dapat, ang ibiikwan talaga dapat na bill, no? Makinig kayo. Ano? Risa dapat ang kwan, ang bill na gawin mo. Yung mga nagpapakita ng kwan, yung takam na katakam yung mata nila sa pera, dun sa PhilHealth, yung mga ganyan dapat ang pinakwan eh. Pina-fine dapat eh. Di ba, madam? Oo, di ba? Di ba, mga boys? Ganon, madam. Yung mga takam na takam talaga sa mga kapangyarihan, yung mga may pagnanasa para umupo. Ang hirap niyang batas na yan dito sa Boracay. Ang daming mga naka-swimsuit, naka-trunks. Diba? Ikaw pa naitingin ka sa mga afam na panin na. Oo, madam. Alam nga naman, hindi, na, may makikita ka dito, naka-speedo, bukol na bukol. Na parang, anong makukan mo, madam? Sabi ni Cholo Leonardo Rodrigo, apektado sila sa eye to eye contact, pero yung pag-tututut ni Jim Tameme sila. Ay, oo nga. Walang kwan. Ay, hi, dad! Hi! Ayan, nandyan sila, oh. Ang mga pawok na naglalakad sa kwan natin. Diba? Oh, diba? Oh, tinignan lang ako, madam, kasubang pulo sila. Nag-hi lang. Diba? Hindi, madam. Anong tingin sa'yo? Paano tingin? Diba sabi, hi, Drew? Sabi, ay, gumano? Gumano. May kumpa, may kumpa. Tagat-labi? Hindi, madam. May palaway pa siya. No, alam mo, lumapit ganun ka. Na lang. Kasi hindi makita yung facial expression mo eh. Kasi lapit ka pa. May pagkakaperahan ko yan, madam. Pagkakaperahan ko yan, madam. Na parang, kakasuhan ko yan. Eh, pinan ako lahat na lang, madam, no? Para ko, para itigil ko ng kaso, bayaran mo ako. Baka may magganyan-ganyan, madam, no? Di ba ang hirap din na magagamit talaga yung batas na yan? Eh, magtanong tayo sa mga naka-tune in ngayon. Kayo po, well, batas na siya eh. Pero kayo po ba ay, ano sa tingin nyo? May katuturan po ba ang batas na ito, itong anti-bastos bill, nakasama yung kakasuhan ka, gagawing krimen na yung pag-catcall, pag-stalking, pagtingin na may pagganasa. Yan, kayo po ba ay, sa tingin nyo, meron po ba itong patutunguhan itong batas na ito? Kung yes, sagot nyo, heart. At kung ito ay isang batas na sa tingin nyo ay mas marami pang batas na kailangang ipinasa, pakiano ito, laughing face. Dapat ang batas, madam, na gawin nila, yung anti-bastos, yung bastos na, example sana, nasa Senado, ay, yung ang bastos matulog. Natutulog. Oo, ang bastos nagtra-trabaho lahat. Ang bastos-bastos. Yung bill, yun yung gawin batas na bawal matulog sa trabaho. Mm-hmm. Tapos bawal din yung mag-walk out, madam. Tapos nangingialam ng mic ng mic. Tapos sasabihin sa'yo na kung ka. Hindi kita papupormahin. Ang bastos. Ganyan. Tapos yung bastos pa, madam, na magsasalita dun sa gitna ng mga tao na, hoy, Duterte, magtrabaho ka naman. Ang bastos, madam. Yun ang bastos. Yun ang bastos talaga. Yun binabastos ang leader ng bayan. Oo, ganyan. Mga bastos talaga. Diba? Dapat ganoon. O kaya yung batas na ikinukulong, yung destabilizers, yung mga pumupunta pa sa ibang bansa, katulad sa Europe o sa ICC, at sasabihin, ganito ang presidente natin, samantalang makaramihan ng Pilipino, kaya nga nanalo si Duterte, yung Pangulo, ay suportado siya. Dapat yun yung mga kinakasuhan. Yan nga talaga dapat. Yan yung mga bastos talaga. Kaya hindi na nandagdagan ang mga bastos kasi nga hindi na nasa inodora ng madam. Sumisilip sila sa mapet natin. Puro laughing face. Oo nga po. Ay grabe naman yung batas na yan. No? So, anong gusto ninyo yan sa batas na pinasa ninyo? Ito, tinatanong ni Omer Ayon, Ragas Miranda, sino author ng batas? Ang principal author po ay si Akbayan, Partilis Senator, Risa Ontiveros. Ay, Risa Ontiveros. Ay, Risa Ontiveros, anong gusto ninyo, gusto mo na hindi kami natitingin sa mga tao na parang gagayahin na namin si Madam Leni na parang parating ganyan. Ay, nakakabala, hindi ako tumitingin, hindi ako ganyan. Ay, meron pa, sabi, sana daw magkaroon ng batas na ano. Nako. Teka, to, sabi ni Henry Bistantipase, sana mas mauna yung batas na makulong yung mga hindi nagbabayad ng utang.
Ay, ganun. Ganun pala. Oo, yung mga pumupunta sa, yung mga pumupunta sa mga, kwa, nagbabakasyon sa Boracay, tapos umuutang, hindi nagbabayo. Kasi yun. Oo. Madam. Nakuha yung mga kapatid ko, madam. Oh, si Kuya Ray from Saudi, sabi niya ni Ray Edward Kivlat Umel, dapat bawal gawing hotel ang Senado. Yan ang batas sana. Oo, ang bastos, di ba, madam? Pera ng bayan yan. Na, yung pagbabayad ng kuryente, pera ng bayan. Tapos matutulog lang. Doon ka sa dog cage. Kung gusto mong magkwan, mag-hotel-hotel, nako, yan talaga dapat ang kwan. Anti-bastos dapat talaga. Oh, si si Alvin Quizon, sabi niya, wala kasing pasihan ang bill na yan. Parang sa maingay na tambucho. Oo. Need ng DB meter para malaman kung anong limit. May basis yan, batas na yan, walang basis hearsay. Well, actually, can be used as evidence. Asan ang katarungan? Oo. Nga, dapat meron. Gawa na lang ng gawa ng batas. Dapat may guidelines. Paano yung sumipol na nag-appreciate at sumipol na basto? Di ba parang example sana yung nakapustiso, madam, tapos nagkukol lang, nagbabrush lang siya ng teeth niya, di ba, tatanggalin niya, tapos may napadaan. Ay, catcalling na yun. Di ba, madam, di pwedeng mga ganyan. Tapos ito pa, madam, yung catcalling ba, isa kwan ba to, kasama ba sa catcalling yung ganito, Junelle, ganyan, Rodelle, come on, punta ka na dito. Catcalling ba yun, madam? Pwede makasuhan. Ewan ko. Oo. Dapat yung mga anti-bastos talaga, madam. Ay! Yung mga nang-aagaw ng mga asawa, yung ng mga kumakain ng mga saba, ng mga bodyguards. Carl Scott, Molo Menjola. Mm-mm. Sabi niya, ang bastos yung nagbato ng paint sa CHED. Kasi may mga aktivista na nagpunta sa CHED, tapos nagbato ito ng mga, ano nga, ito mga paint. Kasi nga ayaw nila na maibalik itong mandatory ROTC. So itong mga batang mga aktivista ay nagbababato ng mga paint bombs sa CHED, sa labas ng CHED. At sila ay siyempre inapprehend ng police. Okay. So yun ang sinasabi ni ano? Mga bastos. Yun ang sinasabing, yun ang bastos. Madam, kulang pa yung sa bill niya. Yung, di ba, may catcalling, meron yung leering, meron yung mga ganyan. Meron pa, yung gumagamit po ng dila, na parang... Ganon, di ba? Oh, napanood nyo yung video na yun, di ba? Yung gumaganyan, no? Ganon! Bawal yung mga ganyan dapat. Dapat dinagdag nyo yung mga ganyan. Diba? Ito pa! Sabi ni Jean Baby Mancilia, sana meron ding batas para sa mga chismoso at chismosa. Higit sa lahat, may batas din sa bastos na bunganga ng Tibero, sabi. Akala ko yung bastos na bunganga ni bakla, sabi. Sabi ni Susan Aton, baka sa batas na yan, lahat ng tao magsusot na lang ng shades kahit tag-ulan o kahit gabi. Yan yung kwan talaga, madam. Yan yung mahirap talaga dyan na maglalakad ka lang. Hindi ba pwedeng kwan natin, i-practice natin parang ginagawa ng mga katutubo natin? Like yung mga tasaday, mga aita, di ba, madam, na kahit ang... Pero ngayon nagdadamit na sila. Pero dati, madam, yung may mga nakabahag, may mga nakaganyan, nakalabas ang mga ganito. Pero walang mga kwan, walang ibig sabihin, hindi nababastos, di ba, ganyan. Kahit ano naman isuot mo, di ba, madam? Yung kasang issue nila na may dumaan, tapos kwan, ang tagi ito, sinipulan, ganyan, madam. Na parang sasabihin nila na, kaya ka binabastos, kasi nga, nagsuot ka ng ganyan. Eh, bakit ito mga katutubo natin, di ba? Na wala namang ganyan na nangyayari. Nasa atin na lang tayo, tayong mag-adjust. Wala na dapat yung mga ganyan mga batas na parang kailangan pang dumating na magbayara, magganyan. Matutunan lang natin talagang rumispeto. At napag-aaralan naman natin yan sa ROTC, di ba? Rumispeto, sumunod sa mga ganito. Di ba, madam? Kaya nga dapat, ituloy na lang yan, ROTC na lang para ang mga bata, mapapalaking mga bata ay sumunod sa kwan, sa batas ng tao, di ba? Ang rumispeto sa tao. Dalawa lang naman ang batas dito sa Biblia natin, di ba, madam, sa commandments natin. Mahalin ang Diyos, irespeto ang Diyos, mahalin ang mga tao at irespeto. Yun lang naman, hindi na yun na yung parang summary ng 10 commandments, di ba, madam? Correct. Napunta na tayo sa kwan. Uy, mag-shoutout muna tayo. Mayroon na nanood from Dubai. Hello po. Shoutout po, Banji from Dubai.
Yeah. Ayun, diyan sa Dubai, 'di ba, madam, sa mga Middle East countries, 'di ba, na para bawal tumingin ang mga lalaki sa mga babae, kaya nakagano. Oo nga. Eh, diyan sa Dubai, okay naman na siguro diyan, 'di ba? Pero anong gusto niyo? Hindi naman tayo Middle East na kwan, parang gagawin ba natin ng gano'n? Na parang tayo mga Pilipino, likas talaga sa atin talaga magtinginan. Ay, ito ganyan. Gusto ko to. Anong sinabi? Sabi ni Betchy Binas, ay bali, si Maribeth Palendistor, ang sabi niya, Ma'am Mocha, dapat may batas din na firing squad ang mambabasto sa presidente. Ay, oo talaga, madam. Talaga. Diba? So, yun. Oo. Babatuhin niya ng mga longganisa. Kasi mag- totoo lang, si Ontiveros, bastos din yan. Bastos yan eh. Oo. Siya nang babastos sa leader na inilukluk na taong bayan. Wala nang babastos doon. Mm. Diba yung sasabihin, hoy, magtrabaho ka. Oo. Kapastusan yun eh, na nakikitang nagpapaguntay kong tao, minamahal ng taong bayan, tapos siraan nila sa international community. Lalo na sa harapan ng mga taong, mga Pilipino, madam, na parang senator ka, na nasa opposition ka, hindi naman ganyan dapat ang pag-uugali ng senator na umo-post ka na umo-post. Hindi yung umo-post ka lang, pero wag ka naman yung manira na parang personalan. Oo. Diba? Dapat ano, ipakita nyo talagang leader talaga kayo. Magtutulong kayo, hindi manira lang. Okay, so malapit ng sunset. Yes, madam. Natin. Pero bago yan, shout out muna tayo. Shout out. Oh, sige, mauna ka na ba? Ano bang i-shout out natin? Ayan. Bago so, tayo ano, mag... Ayan, Talin Villafranca, magbayad ka ng utang mo, shout out sa iyo. Charot lang. Ganun ang shout out natin para wala na magpa-shout out, madam. Ano? So, love po. Love. Sige, ano, swimming ka na? Ay, gano'n? Ay, gano'n? Sige, madam. Inubo ako kahapon, grabe. So, swimming ka na talaga ngayon? Nalusong ka? Oo, i-video ba natin? Oo, i-video ka ta. Sige. Sige, madam. O, sige, mag-swimming na po siya. Bantayan natin siya para hindi siya mulunog. Madam, ang pagkua, baka maanuri. Seryoso ka, ha? Makikipag-leering muna ako, madam, doon sa mga starfish, sa mga octopus na madaming mata. Diba? Ingat ka. Sige na po. Teka lang. Marami bang bata octopus? Ha? Marami bang bata octopus? Oo, madami ngayon. Kumain siya ng pinya. So, babay na po. Sige nga. Uy. Sige. Sige pa. Lamay pa doon. Punta ka pa doon. Kulang pa. Ay, nako. Ayan na po siya, pabalik na po siya sa kanyang ano, sa kanyang lungga. Buklo! Balik ka dito, bukla! Balik ka! Ay, naku po. Ito po si Bokla. Sarap kasama. Talagang walang minuto na hindi ka tatawa. Sige pa. Sige pa. Ayan, Bokla. Ang hirap naman dito. Ang kapipi ka na, saan na? Sino ka ba dapat? Ako si Jezebel. Jezebel, yes. Kaya... So, ayan po, nandito kami, nagsiswimming po kami ngayon. Hintayin po namin yung paglubog ng mga dilaw. Ay, charot! Nalampan! Ng araw. So, ito po yung last day po namin sa Boracay. Bukas last day! Ay, tomorrow. Ngayon yung last night natin. Last night pala. Opo, last night na po, pasyam na po ng 8 days. Charot! Magmamadyong po tayo ngayon. So, I hope nag-enjoy din po kayo sa mga updates po namin sa Boracay. Narinig nyo ba si Drew? Baka hindi ka pala narinig. Ay, ganun. Yan na lang ganyan. Ikaw pala si Dugong, sabi. Madam ako ano? Sabi ni Maribeth, Distor, ikaw daw si Dugong. Ah? Ang galing ako? Mo palang ano, talagang sanay ka sa dagat. Parang lamang madam. Dagat ka, no? Oh, madam, kasi natagpuan ako dati ng magulang ko, madam. Na paalon-alon ako dyan. Ha?
Oo. Seryoso ba yan? Oo. Seryoso parate. Hindi, charot lang. Mm. So,